mga tol, it's been a while. At ngayon mamamasyal tayo sa special na lugar. Pero surprise muna natin yun, panoorin nyo hanggang sa dulo ng video. At ngayon namimili tayo dito sa Woolworths ng pamutat. Kakain tayo dito sa paborito nating Siam Thai restaurant na maraming mga pagkain na very spicy kasi malamig ang panahon na... Ay, ano kagaya niya? Yan o, pad thai! Bagong luto yan! Ah, sarap talaga! May bak... Ay, yan yung tom yum na no, fried rice! Ah, sarap! Siyempre si Tita Carol, enjoy na enjoy din kasi tinitikman niya rin yung order ko. Tara na, let's proceed! Ayan nga, tol. Bago tayo makabiyahe papunta doon, iaabutin tayo ng 30 minutes. Eh, hindi naman masyadong traffic. Eh, traffic na raw sa kanila yan, yung ganyan. Hindi naman masyado, diba? Ayan, o. Tingnan nyo, enjoy na enjoy ako sa pagdadrive. Kasi walang stress. Ayan, yung ganyan lang yung traffic nila. Pagka nakastop na yung stoplight, eh, saka na lang nila masasabing, ano raw yun, heavy traffic. Eh, sa atin, wala naman yun. Kasi pag traffic sa atin, diba, 2 oras hindi nagalaw. Whoa! Ito nga pala, tol, yung park dito. Maraming ganito sa Australia, tol, na pa pwede mong tambayan. Minsan may mga lutuan pa, pwede ka magluto ng tanghalian mo dyan. Tignan nyo yung mga gusali dito, tol. Very modern. Andito na tayo papunta sa city. Ayun, o, kita nyo. Pero hindi tayo didiretso dun kasi papunta tayo ngayong Woolai Creek. Tignan nyo, maraming mga used cars dito na hindi pa masyado laspag. Mabibili mo siya at murang halaga lang. Kaya maraming nakasasakyan dito. Kasi abot-abot din yung sweldo sa pagbili ng sasakyan. Eto, tignan nyo yung mga building. Napakatataas, huwag nyo bibilangin. Sisingiling kayo ni Andrew eh. Ay, tol, may kwento ko sa inyo. Nandito tayo sa Woolai Creek. Kasi pupunta tayo doon sa IKEA. Eh, sa atin, di ba may branch din ganun? Sa may MOA. Pero tignan natin yung pagkakaiba dito. Tsaka tikman natin yung Swedish meatballs. Kasi bali-balita ay masarap doon yung Swedish meatballs. Kaya tikman natin. At tsaka marami sila mga furniture doon na iba-iba. Kaya tignan natin, pagkumpara natin sa Pinas. Ayan na si Tita Carol. Oh, let's go! Ayan, ganda ng ibon oh. O tara, papasok na tayo dito, tol, at mag-i-inquire na tayo kung ano yung mga pwede natin bilhin dito. Para siyang bodega, tol, tsaka mga iba-iba yung mga paninda na pa pwede mo gamitin sa bahay. Nagbabrowse na kami ng makakain natin. Puro hotdog, tol, tignan nyo, ting $2 lang. Very, very cheap at affordable. Kaya dito na tayo magmimerienda. O, tignan nyo, ting $2. Meron ditong French fries, $2 din. Eh, parang 70 pesos. Parehas na parehas lang din ang presyo kung kakain ka sa atin sa Pinas. Eh masasabi mo nang mura yan dito, yung $2 na yan. Kasi mamahal ng pagkain dito. Minimum $15, $16, $17. O tara, ikot tayo. Kaya tol, pagpasok mo pa lang dito, eh bubungad na sa'yo yung sangkatutak na furniture na pwede mong bilhin. At yan, may tinuman, may babrowse kaming mga computer dyan at ituturo niya kung anong aisle mo siya matatagpuan o kung saang section. Ayan na. Entrance na ng IKEA. Very excited. Tita Carol. O tara, computer. Tinahanap kasi kami ng supa. Kasi kailangan namin palitan yung supa namin dito sa bahay. De joke lang. O so yan tol, yung escalator na yan. Eh parehas din ng escalator sa atin. Ayan, papakute pa ako. Para ako si Alden Richards. Ay tol, hindi ko pala nakakakwento sa inyo. Eh nagbagong gupit ako. Para ako si Tony Labrusca. Ito yung cafe nila tol, oh. Ayan, oh, walang katao-tao. Kaya, pwede tayong mapamili na mauupuan natin dyan. Eh, maganda dito kasi unlimited dito yung soft drinks, tol. Bibili kang $2 o kahit anong mga inumin, kape. Eh, unlimited na. Pwede kang mag-refill. Kaya, ang ginawa namin, eh, nagpakagutom muna kami. Nag-ikot-ikot muna kami dito sa IKEA para masulit naman natin yung ibabayad natin. Ayan, tingnan nyo yung mga dream home namin. Nagka-canvas na kami. Kasi, nagpaplano na kami bumili ng bahay after 10 years. Ayan, tingnan nyo. This is my dining area. Oh, this is my living area. Ayan, papost ko sana sa Facebook. Kaso, may mga tag. Magtataka yung mga tao. Eh, bagong bili yung bahay ko, hindi pa naaalis yung etiketa. Yan yung garden ko. Oh. Ayan, itutur ko kayo dito sa mga display dito sa IKEA. Pwede dito, eh walang ano, bawal umupo, bawal umiga. Kailangan talaga matesting mo yung furniture bago mo bilhin. Kaya hinahayaan nila yung mga customer na testingin yung gamit nila. Kaya po pwede silang naglalagay sila ng mga sample nila dyan. Ayan, tignan nyo. Ooh, bounce, bounce.
At syempre tayong mga tao nagsasayang lang ng oras, testing natin lahat ng mga furniture. Ayan, tinignan ko sa office ko. Oh, ikaw ay napansin. Pasok kayo. Oh, pasok daw tayo. Eh parang padto ng mga ano, yung sa mga bida ng Count of Monte Cristo. Tingnan nyo naman, bachelor's pad. Ah, very cozy. Tinesting ko na. Ah, napasok ako. Pasok sa fireplace. O tara, proceed ulit sa susunod. Ayan ang tinatawag nating smart home. Lahat ng mga kailangan mo para maging smart yung bahay mo, eh nandiyan, ikakabit mo yun sa mga plug ng ano mo, ng outlet mo, para very smart na nakokontrol mo na sa cellphone mo. Eh tol, naligaw nga kami sa punto na to, kasi hindi namin alam kung saan yung exit. Siguro strategy nila to, para maikutan mo lahat ng mga pwede mong makita dito sa IKEA. Eh, ang exit nila ay isa lang, para siyang ano, maze. Kaya talagang naikot namin lahat. Eh, hindi naman kami maluloko ng IKEA kasi wala naman kaming pambili. Kahit pa ikot-ikutin nila kami ng dalawang araw dito, eh wala rin magagawa. Kaya ito talagang pagod na pagod at gutom na kami. Kaya hinahanap na namin yung exit para makakain na kami. Yun, ah! Tony Labrusca! Eh sobrang gutom na nga namin, pero matalino kami. Hindi kami aayon sa agos ng alon, kaya kukontrahin natin yung araw para makalawas tayo rito. Kasi yung mga yan, inilalansing lang tayo yung mga yan. Papaikutin tayo para maikutan natin lahat yan. Kaya kumontra kami sa alon, hindi namin sunundan yung araw. Ayan, sundan natin si Manong. Ay hindi, parang nasunod pa rin kami sa araw. Oh, pero nakalabas na kami. Ang daming mga paninda rito ng mga staff toy, pambata. Kasi napunta kami dito sa section ng mga kids room. Kaya lahat ng mga pan-display ng bata, eh nandito. Ayan, tignan niyo yung baby shark. Ayan, nahulog pa. O tara, malapit na tayong kumain uli. Eh sa punto nga tol na tol, sinundan na lang namin yung araw kasi wala kaming choice. Kasi may araw naman na makikita palabas, eh dito tahakin na lang natin tong section ng mga baby. Ayan, ah, ganda ng tray, no? Kahoy na kahoy yan tol. Eh dito kasi maraming puro organic ang paninda. Tsaka very natural, kaya yung kahit yung mga laro ang panandian leg gawa sa biodegradable material. Siyempre joke lang. Hindi totoo, biodegradable sila kasi very environment friendly sila. Yan, kagaya niya, napaka-cute ng ano, Labrador. Ay, tara kain na tayo. Gutom na mi. Ay, umorder nga kami ng hotdog tig-isa kami at magkaiba kami ng flavor ni Tita Carol. Kasi para kung saan yung mas maganda, eh order uli kami ng pangalawang order. Ayan, tas umorder kami ng french fries na loaded, $2.25 lang tol. Eh pumapatak na ha, wala pang 100, kaya bumili rin kami. Ito yung binayaran namin tol, $12. Hintay na lang namin tawagin yung pangalan namin. Murang mura dito, $12, sobrang dami namin na order. Ano masasabi mo? Ito lang ay sinasabi ko sa inyo tol, soft drinks $2, unlimited pre-refill. Ayan oh, meron silang sariling brand nila ng soft drinks. Tsaka yung kape, 2.50, unlimited. Kaso sira yung machine, kaya kailangan sa taas tayo bumili ng kape. Hintayin na lang natin yung order natin. At 3, 2, 1, bang! Ayan na! Sobrang sarap niyan tol. Lalo na yung french fries, masarap siya. Tsaka yung soft drinks, pwede kang mag-refill hanggang kailan mo gusto. Ah, sarap! Kita nyo yung hotdog, lampas-lampas dun sa tinapay. Ang laki pala ng hotdog ng mga Swedish. No, Carol? Hindi kasya sa bibig ko. Ah! Pero pinagkasya pa rin dahil masarap. Umaapaw sa chiso. Ah! Pati sauce. Si Tita Carol, eh, medyo nahihiya pang kainin yung hotdog ng mga Swedish. Pero mapatikim din yan mamaya. Kasi yung french fries, eh, talagang parang starter yan. Eh. Talagang magkakaroon ka ng appetite pag kinain mo, kasi may mga bacon bits. Tig-isa kami ng soft drinks, tig-isang refill. Isang baso lang ang binili namin tol, kasi unlimited naman eh, pwede na kami maghati dyan. Ang sarap. Ang pinakamagandang view dito tol, itabi siya ng airport. Kaya tanaw na tanaw mo yung mga dumadaang eroplano, sobrang ganda. Kaya mamaya pala magpe-plane spotting tayo. Titingnan natin yung mga dumadaang eroplano. Ay, ah, tingnan nyo. Very close to the outside world. Eh, tingnan nyo, may Elise po. Kaya labas na tayo at mag-observe tayo dun kung ano makikita natin. Ayan, si Tita Carol, oh, nag-aabang na ng airplane.
Sobrang beautiful kasi nung airplane, kaya sabangan natin. Plane is party. Ito yung isang eroplano to, lo. Kitang-kita yan pag ano, nandiyan ka sa personal mismo. Tanaw na tanaw mo yung bawat detalye niyan, Qantas yan. Ito naman eh, ano, Jetstar. Mga domestic flight na bumabiyahe papunta sa ibang state. Eh, tol, may surprise pa na tayo. Pupunta tayo sa Sina Salvation Army. Hanggang sa susunod ulit pong tara. Thank you, very excited na ako kasi ang dami naming nabili dyan. Kaya abangan nyo yung susunod nating episode, tol. Kasi sobrang dami naming nabili sa Salvation Army. Kasi ang dami nilang sale ngayong araw, kaya timing na timing! Very excited na rin ba kayo? O kaya sabangan nyo kami sa susunod daming episode. Ayan na, papasok na tayo! Bye-bye!